Yeah, magandang hapon mga kamanak Pinas. Andito na naman tayo sa ating munting manuan. Update po natin yung laban, no? Napakaganda po ng laban sa Battle of TikTokers, mga kamanak Pinas. Dalawang panalo tayo at isang talo sa elimination na 3 cup. Nanalo po yung ating bulik, kaso medyo hindi po siya nabuhay. Namatay po yung bulik. Update yun naman, kinuha ko po yung kapatid noon na mas bata. Winner na rin dun sa aking kumpare, yung pinanggalingan po noon. Multiple winner po talaga yung linyada noon. I-update ko rin po sa inyo yung ating white Kelso na nanalo dun sa laban. Nagtataka rin noon, no? Talagang wala siyang sugat, mga kamanok Pinas. Ito, ipapakita ko sa inyo, no? Yung nanalo natin na cup. Nakakatuwa, hindi yung siya nagkasugat. Ayan, mga kamanok Pinas. Ayan lang. Ito po yung ating white Kelso, no? Ayan, na ginamit po sa Battle of TikTokers. Ayan, mga... Meron mo siyang sugat. Ito, mga kamanok Pinas, daliri lang po. Sa mga gusto pong makapanood ng laban, naka-upload po siya sa Bilibili apps, mga kamanok Pinas. Nakita niyo naman, no? Naka-cord na siya ngayon. Ito po yung ating ginamit, no, sa last fight. Actually, daliri lang po yung daliri. Daliri lang po yung sugat niya, mga kanok Pinas. Tapaktari niya po ito, eh. Wala po talaga siyang sugat. Ayan, update ko sa inyo. Ito po ay white Kelso. Crossbreed na po ito, no. Ito ay 50-50. Ayan. Wala po siyang sugat. Nagtataka rin po kami. Talagang magaling naman po siya talaga. Ayan, nakita niyo po siya. Nakakord na po siya ngayon. Yung ating bulik po na nanalo, nandyan po yung mga anak naman noon. At the same time, kinuha ko rin po yung kapatid noon na winner. Samahan niyo po ako, ipapakita ko rin sa inyo yung kapatid. Sa mga subscriber natin at mga sumusuporta, no? Maraming salamat po sa tiwala nyo. At sa bumati sa atin sa Santa Monica, Tacpic Arena, maraming salamat po sa mga bumati sa atin doon ng mga subscriber natin. Salamat po kay Sir Jay, yung ating kapartner dito sa atin, sa derby, kay Boss Jonathan, kay Sir Nads Maniego, maraming salamat po, no? Sa lahat po, kay Sir Greg, kay Ramirez, kay Sir, yan, maraming salamat po sa inyo. Ito na po yung ating white Kelso. Nakakord na po siya uli. Yan, no, daliri lang po yung kanyang sugat. Pero samahan nyo ko yung bulik natin, yung kapatid ng bulik. Nanalo natin yung bulik na 4 times winner, kaso po namatay. Mapakita po sa inyo yung kapatid. Kinuha ko, kukuha ko lang po ngayon. Tara po. Ito na po yung kapatid. Ang ating bulik. Ayan. Kinuha ko lang po siya rin sa ating kaibigan, sa ating kumpare. Ito yung kapatid doon ng ating 4 times winner. Winner na rin po ito. Ito yun. Kita nyo po, may tape pa siya. Nung Sunday din po. Nasa winning line po silang magkakapat. Talagang halos lahat ng linyado. Lahi po nito ay puro nanalo. Meron po nakadalawa, may nakatatlo. Yung ginamit po natin ay nakaapat na panalo po sa atin. Ano? Kinuha ko po ito at i-breed na po natin. Tutuloy natin yung breeding nung nalalo nating bulik. Ayan, multiple winner po ito. Yung inahin po natin na gagamitin, galing naman po kay Talinyada. Si Sir Jenjen Arayata yun, no? Kinuha ko rin sa ating kaibigan, kinuha rin sa atin. Kukros na po natin sila. Hindi po talaga sila, medium size lang itong mga to, pero magaganda po yung kanilang mga binti. At hindi lang, yung kanilang mga bone structure po, talagang mga solid, mga kamarok. Makakapal ang buto po nito, mga linyada nilang to. Ito po ay, ano, hindi po ganun kagwapo, pero i-upgrade natin doon sa ating magandang ina. Hopefully yung magkaroon tayo ng mga winning line na dome. Ayan po. Kita nyo yung kamukha po ito. Medyo may konting stripe din po ito. Yung ating ilaban eh, may stripe po yun sa buntot.
Winner din po yan, mga kamanak Pinas. Kaya itutuloy po natin, ibibreed na po natin sila ng todo-todo. Actually, may papisa po ako ngayon, halos 60. Right, no? At baka next week po, mga Friday, magsasalang ulit tayo ng mga 60. Kaya pasapaparami na po tayo, mga kamanak Pinas. Ito po yung linyada ng ano natin. Kapatid po ito, Amat Tina, ang ginamit natin sa derby. I-upgrade na po natin sila. Tsaga-tsaga lang. Tara po, samahan nyo naman ako. Ipapakita ko sa inyo, kapatid, ng White Kelso natin nino. Hopefully, magagamit na natin sa finals. Mga kamanak Pinas, ito naman po yung ating White Kelso, no? Kalahiri po nila yan. Ayan po yung ating winner. Na wala sugat. Ayan, mga kamanak Pinas. Ito po, hopefully, magagamit na po natin ito sa finals. Ayan. Nagamitin na po natin ito sa finals. Yan, isa sila ng linyada, mga White Kelso po. B-boy line po itong mga to. Hindi po ganun karami yung manok natin, mga kamanok Pinas. Pero sa paparami na po tayo, nag-breed na po tayo ng mga quality manok ngayon. Gamit po yung ating mga multiple winner at saka yung mga binili natin. Inahe, no? Ito po yung napakaganda. High station po ito. Kak po ito gagamitin natin, hopefully. Sa finals, mga kamanok Pinas. Iyan po yung mga kalinyada ng ating mga winner na wala sugat. Yeah. Sa mga gusto pong mag-avail yung sa pahulugan natin, meron po tayo nakasala ngayon. Pang late born po tayo ngayon, pang late born. Yung local bandit natin na hindi po ganun karami. Sa late born po, actually siguro makakapag pabandit po tayo at least. Siguro nasa 160. 150 po, pinakamababa. Yan, sa paparami na po tayo mga kamanok Pinas, gamit po yung ating mga ano best na butsa. Tsaga-tsagain po natin. Maraming salamat po sa mga subscriber natin. At sa mga nanood ng video, yung gusto pong makapanood ng laban natin, ng tatlong laban, nasa Bilibili apps na po yun, mga kamanok Pinas. Mapapanood nyo po yun. Yung winner, mga winner natin doon at yung natalo natin, nandun dito. Ating isang red, no? Na disgrasya po, hindi niya kinaya. Magaling po yung kalaban. Ayan po, no, mga kamanok Pinas. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga silent viewer natin. At doon sa mga nag-a-avail po sa pahulugan, eto pang early bird, meron po tayo, mga kamanok Pinas. At meron din po akong itatali na rito na 20 piraso na bull stag. Abangan nyo po, no? Meron tayong kinuha doon sa ating kaibigan. Halos 20 pieces po yun na bull stag. Yung po ay mura lang. Nagamit ko na rin po yung linyada nilang yun. Galing din po kay Sir B-Boy at galing kay Iskulin. Tatali na po natin dito. Hopefully mga next week, pagdating po ng ating mga tipe, inaayos na po natin itong ating manukan. Ayan, ito po yung ating linyada. Pakita ko naman po sa inyo yung ating gray na ikagamitin din po natin sa finals. Okay, ito naman po yung gray natin na 3 times winner, mga kamanok Pinas. Hopefully, salang na po ito sa finals. Lolobi na lang po. Ayan, gagamitin na po. 3 times winner po natin to. Nasa winning line din po ito mo to. Lahat po nung breed ko na to. Personal ko po ito eh. Ang materialis po na to, galing kala, po ito, sa grupo ni Honey Yu. Kala Sir Dimayuga, Roman Dimayuga po. Ng King Slasher, yung parents po nito na ginamit nyo. Ito po ay nasa winning line. 3 times winner po ito. Hopefully, magagamit na po natin siya. Pero ngayon, sinalang ko po muna siya ng bahagya sa breeding para matuloy po. Yan, ito po yung ating gray. Super gray po natin ito. Sweater gray po ang cross nito. Yan. Actually, ito ay mga dark legged. Nag-iisa lang po itong lumabas na yellow legs. Yan, kung napapansin nyo, halos lahat po ng kapatid nito ay green legs at saka blue legs. Namumukod-tangi lang po itong ating gray. Yan, mga kamanok Pinas. Salang na po ito sa finals, hopefully. Sa magandang kilos niya. Ayan. Mga kamanok Pinas, nakita niyo po yung ating mga ginamit, no? Na panderby natin, panlabans sa Battle of TikTokers, mga kamanok Pinas. Sa ating mga kapwa backyard breeders, mga kamanok Pinas, no? Tip, saka payo ko, wag mo kayo mawawalan ng pag-asa.
eh minimum lang ho tayo. Diversion lang po mga kabakyard, mga kamanok Pinas, no? Kahit po maliit lang po yung pusta natin, diversion, lilibang po tayo. Matitesting po natin yung ating mga warriors, yung ating mga manokis. Alam po, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Ako po rito, nag-umpisa pa lang din ako. Kukunti ho, ngayon tayo nag-breed, nagamit natin yung mga materialis natin. Hopefully, makapagpaanak tayo ng mga multiple winner. Dinidevelop po natin yung pakuntunti. Sa mga kapwa ko, backyard breeders, try nyo, sumali kayo. Hindi naman po masama yung, ano, yung kahit tawag dito, minimum lang po tayo. At least, maipakita ho natin yung ganda ng ating mga linyada, yung ating mga breed, o yung ating mga broodchuck na ginagamit. Meron naman tayo, meron po dyan mabababang ano lang, pusta, salihan nyo po. And maraming maraming salamat din po sa Santa Monica po at saka sa Battle of TikTokers, no, sa BOT. Sa pamunuan nyo, maraming maraming salamat. At sa mga sumali, napakarami po sumali, ang gaganda po ng mga manok. Sa mga kapwa ko, backyard breeders, mag-try po kayo, minimum lang. Subukan nyo po. Diversion lang po, libangan lang po natin po. At the same time, negosyo po. Kailangan lang po, syempre, doon sa ibibreed natin, yung tested and proven po natin, mga kamanok Pinas. Kagaya nito, istag natin na to. Ito ay 5 months. 5 months old po po ito. Ayan, batang-bata po yan. Yan po ay sweater, no? Napakaganda na po ating palalaki po yan. Meron na po tayo mga stud. Hopefully po, yung ating mga na-breed ngayon, eh, makikita nyo po sa labanan. Mga banded po yun ang bakbakan. Makikita nyo po sa labanan. Pero marami rin po tayo pack out itong next breeding natin. Lalo po sa September. Hopefully, September target natin. Mga 300 heads po na chicks, na sisiw. Ano po? Maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber, mga kamanok Pinas. Salamat po sa inyong lahat, sa walasawa niyong panonood. At pagtitiwala po sa ating mga boss, maraming maraming salamat po. Doon sa ating mga white kelso na hindi po nasugatan, sa bulik natin, nakakamiss din. Eh, thank you, salamat po sa inyong lahat.